Yeah, so the topic for today is the part three of the agriculture and ecosystem. No, we will be discussing food chain and food web. Look at this graph. No, this is the food chain is one direction. No, but the food web is more of a complex thing, and that will be discussed later. No, but there will be a definition or key points that I will be discussing first, like the word producers or autotrophs, which is defined as they can make their own organic molecules. Whereas the consumer or heterotrophs get organic molecules by eating another organism. So itong producers, di nila na kailangan kumain ng ibang halaman or hayop. But they can make their own food, no? Whereas itong consumers na kailangan pa niyang mag-consume ng ibang organism, like kanina doon sa pinakita natin, no, ito kasing let's say itong grass, no, wala naman siyang kinakain na ibang organism, but rather they can make their own food through photosynthesis using sun, yung heat ng sun plus carbon dioxide and water, they can make their own food, no? But the grasshopper, they could not be similar to that. Kaya ang tawag natin sa kanya ay consumer, because they need to consume yung grass. Hindi sila pwedeng magkaroon ng photosynthesis. And the rest, itong taas, ay ganun ang case, no? They have to consume something na living, no? whether plants or animals to survive. No? They are called consumers or heterotrophs. The other one is producer or autotrophs. No, a food chain is a linear. Okay, balik ulit natin para makita. Linear meaning ayun, isang diretso siya. No, hindi siya complex. Linear sequence of organisms through which nutrients and energy pass as one organism eats another. So pinag-uusapan dito yung nutrients, ano, na ipinapasa-pasa. In a food chain, each organism occupies a different trophic level defined by how many energy transfers separate it from the basic input of the chain. Going back again, merong level siya. Here, grasshopper, if you are looking at the food chain, grasshopper is considered the primary consumer. Kapag kinain siya ng frog, yung frog ay secondary. Kapag yung frog naman ay kinain ng snake, tertiary, and wala nang kumakain sa hawk, so siya ay final consumer. After that, na siya namatay, then decomposer will take place, no? Right, so yun yung trophic level na sinasabi rito. Defined by how many energy transfers separate it from the basic input of the chain. Then food webs consist of many interconnected food chains and are more realistic representation of consumption relationship in ecosystem. Okay, but going back again, ito kasi isa lang yung pinakikita, but itong food chain, isang parang ano lang siya, hindi mo makikita lahat, but food web complex siya, yung karamihan do sa mga interrelationship na tulad nito, greenfly, butterfly, grasshopper and many more na nagko-consume ng berries ay ipinakita rito. So mas ano to, mas realistic ang food web. Right, and then energy transfers between trophic level is inefficient, with a typical efficiency around 10%. This efficiency limits the length of food chains. Pag sinabing efficiency, yung energy transfer, nagkakaroon kasi ng loss sa energy in terms of heat. No? Nag-i-emit kasi rin ng heat itong mga organism. Ang sinasabing energy rito, yung energy galing sa sun in form of heat. No, kapag kinain kasi ng grasshopper yan, nakakakuha rin siya ng heat.
at yun yung energy, pero ano rin siya, nag-i-emit din siya ng heat na napupunta naman sa atmosphere. Meron tayong detailed explanation ulit dyan tungkol sa heat transfer. Organisms of different species can interact in many ways. They can compete or they can be symbionts. Ano ba yung symbionts? Long-term partners sila with a close association. Tingin ko na ano niyo na ito, nadaanan niyo na ito sa science, yung symbiotic relationship. No? Of course, they can do what we so often see in nature programs. One of them can eat the other. Yeah. That is, they can form one of the links in a food chain. Right. So here is the explanation ng food chain. In ecology, food chain is a series of organisms that eat one another so that energy and nutrients flow from one to the next. So from grass to the cow to the human being. For example, hamburger for lunch, you might be part of a food chain that looks like from grass to cow to human. But what if you had lettuce on your hamburger? Nilagyan na ng lettuce. In that case, lettuce to human, ano? So again, human becomes part of the food chain that looks like this. Right? Simple lang naman yung food chain explained. You know? As this example illustrates, we can't always fully describe what an organism, such as human, eats with one linear pathway. Ibig sabihin, hindi na natin kayang i-drawing kung isa lang ang ating gagamitin. Pertaining to human kasi varied na ang kinakain ng tao. No? So kung i-drawing yan, talagang complex na siya, magiging web na. No? Such as human, for a situation like the one above, we may want to use a food web that consists of many intersecting food chains and represents the different things an organism can eat and be eaten by. So hindi pwedeng gamitin yung food chain sa human, sa dami na kinakain niya. Food web na. Autotrophs versus heterotrophs, ano? Kanina nabanggit natin kung ano yung autotrophs, no? Some organisms called autotrophs, also known as self-feeders, can make their own food, that is their own organic compounds out of simple molecules like carbon dioxide, yan yung photosynthesis. Whereas dito yung heterotrophs, you need to eat something. Humans are heterotrophs. Autotrophs, no? Ito yung dalawang classification ng autotrophs, yung gumagawa ng sariling pagkain, ano. Merong tinatawag na tulad ng plants, no? They use energy from sunlight to make organic compounds such as sugar mula sa carbon dioxide in photosynthesis. Other examples of photoautotrophs includes algae and cyanobacteria. The other one, yung isa photo means light. Ito naman chemo or chemical, uses energy. Chemoautotrophs use energy from chemicals to build organic compounds out of carbon dioxide or similar molecules. This is called chemosynthesis. So there are two terminologies here. Photo means light, photosynthesis. The other one is chemosynthesis. For instance, there are hydrogen sulfide oxidizing chemoautotrophic bacteria. Haba, ulitin ko. Hydrogen sulfide oxidizing chemoautotrophic bacteria found in undersea vent communities where no light can reach. Ayun, sa ilalim, malalim na parte ng tubig na hindi na ng dagat, most likely, na hindi na naabot ng light, ay nakakapag-produce pa rin sila roon ng pagkain yung mga halamang ito, no? In the absence of light. Ito raw yan, no? Ulitin natin yung pangalan, no? Yung terminology rito, chemo, autotrophic. So, may intindihan na natin yun.
term na yon, bacteria found in undersea vent sa ilalim ng dagat, no? At communities to marami where no light can reach. Ayan. And yung picture niya. Then, heterotrophs, also known as all other feeders, can capture light or chemical energy to make their own food out of carbon dioxide. Yun, yung mga hayop, including us. Humans are heterotrophs. Instead, heterotrophs get organic molecules by eating other organisms or their byproducts. Animals, fungi, and many bacteria are heterotrophs. When we talk about heterotrophs' role in food chain, we can call them consumers. Okay, yeah, simple naman explanation dyan. So food chain, again, a food chain is linear. Isa lang, dire-diretso, no? Linear sequence of organism through which nutrients and energy pass as one organism eats another. Yan yung explanation na yan. Okay, very simple namang explanation yan. So at the base of the food chain lie the primary producers. You know, the primary producers are autotrophs also and are most often photosynthetic organisms such as plants, and mga algae, and cyanobacteria. So, kanina na-explain na natin yung primary, secondary, tertiary, and the apex. Yung wala nang kakain sa kanya. They are called predators. As you can see here in the picture. No? The organisms that eat the secondary consumers are called tertiary consumers. These are carnivore eating. No? Carne, meat. Like eagles or big fish. And here we can see examples of these levels in the diagram. No, again, inulit lang uli for a better understanding. Primary, yung green algae, they are primary producer, but mollusks are the primary consumer. Slimy, sculpin type of fish eating the mollusk are the secondary, and ito namang slimy sculpin eaten by Chinook salmon now becomes a tertiary consumer. So they are called trophic levels, yung nabanggit natin yan sa right side. Right, so punta naman tayo rito sa mga decomposers. You know? One other group of consumer deserves mention, although it does not always appear in drawings or food chains. This group consists of decomposers, organisms, that break down dead organic material and waste. Decomposers are sometimes considered their own trophic level. As a group, they eat dead matter and mga langgam. Ang pinakamagandang sample dyan, mga anay. Ang anay, kinakain lang niya yung mga dead matter like wood na putol na. Ano pa. Pero minsan, magtataka kayo, ang anay nakikita nyo rin sa mga living trees. Pero hindi naman niya kinakain yung ano roon, yung living cells. Ang kinakain pa rin niya yung mga nabulok na parte na putol, yung nag-die down na mga branches. No? Akala lang natin yung nasisira. Pero normally, they will not consume living tissues. No? Sa totoo lang, malaking bagay din yung participation ng mga anay. Eh. Unless lang na yung bahay nyo inanay, doon na nagagalit ang mga tao. Kasi kisa na yung inuuna niya na yung mga hidden parts. Ano? So, they are, kung i-imagine na natin, sabi nga nung isang nabasa ko, kung wala itong mga decomposers na ito, you could not imagine gaano kataas na ang basura na naiipon dito sa ibabaw ng earth, no, kung walang mga decomposers, no? So importante sila. Fungi and bacteria are key decomposers, no, in many ecosystems. They use the chemical energy in dead matter
and ways to fuel their metabolic processes. Kaya yung mga mushrooms, merong artificial way of growing that. Talagang ipinaghahanda pa sila ng kanilang pagkain by a series of procedures, mga hay, binubulok pa yan, at ini-induce na doon sila tumubo para yun ang kanilang maging food. No? Other decomposers are detritus eaters of debris eaters or debris eaters. No? These are usually multicellular animals such as earthworms, crabs, slugs, or vultures. Yung buitre. No? They are called detritivores. No? Kinakain nila yung mga bulok. So, importante yan. Isa sa mga alam naman natin na benepisyo nitong mga earthworms, kanilang ini-improve ang soil. No? That's why we have the earthworm castings, yung ating vermicompost na ngayon ay familiar na mga farmers and at saka yung mga plantitos, plantitas sa benepisyo nitong mga castings na tinatawag ko yung pupo ng mga earthworms. Decomposers as group play critical role in keeping ecosystem healthy. When they break down dead material and waste, they release nutrients that can be recycled and used as building blocks by primary producers. No? So dito, ito'y kinakailangan maintindihan nyo, especially kung ang plano natin ay mag-produce ng mga healthy soils at meron mga technology on how to decompose some waste. No? Kasi sa dami na kasi ng pinuproduce na basura ng tao, itong mga decomposers na ito ay na-overwhelm na rin. Hindi na rin nila ma-ano. Okay lang yung mga puno na bulok o kahoy na nabulok. Yung mga termites can easily dispose din. Pero itong mga pinuproduce natin na mga synthetics, yun yung problema. Hindi ito makain-kain itong mga decomposer because they are plastic-based. No? So, merong nadidiscovery na rin na mga decomposers na kahit plastics kaya. Hindi pa lang siguro ito commercially available. Later, kapag na-complete na siguro itong mga study rito, yun kasi yung malaki o bundok na problema ng ating society. So again here, this is a food web illustration. So this is more of a complex thing, you know, based on the diagram. Also, kanina nabanggit ko yung inefficiency ng energy na wawala siya. Kapag, halimbawa, plants kinonsume ng primary consumers like grasshopper, meron silang tinatawag na computation ng kilocalories per square metric square per year. Ganong karami ang kanilang kinakain. Compute na yan no? Like here, itong mga primary producers na nangangailangan ng light energy coming from the sun would require 20,000 kilocalories per square meter per year. Ito yung energy stored as biomass. Okay? And then, the primary would have 2,000, the secondary 220 and 2 kilocalories. So, but itong mga ito, itong calories na ito na hindi siya nare-retain sa body nitong mga ano na ito, yung producers and consumers, they are dissipated into heat, no? Kahit kumain sila ng kumain, kapag sila'y namatay, yung heat na yon na wawala na, nare-release na siya. O kahit buhay pa sila actually, parang tayo rin tao, ano, nagtayo minsan kinukuha tayo ng temperature 36, no? Minsan
mapapansin nyo, pag 38 na may lagnat ka na, nagre-release ka ng heat. So yung heat na yon nawawala, no? Sumasama siya sa atmosphere. So at its level, energy is lost directly as heat or in the form of waste and dead matter that go to the decomposer. Eventually, the decomposers metabolize the waste and dead matter, releasing their energy as heat also. So, kung ang sun, ang source of heat, eventually, if the sun ceases, mawawala na ang ating araw ano, na nagpuproduce ng heat. So, automatic yun. Mawawala ng heat source itong nabanggit natin ito. That would lead to, ultimately, mawawala na itong mga living things na ito because pansinin nyo that they are talagang umaasa sa heat coming from the sun. Pero, siyempre, may exemption dyan. May mga parte kasi ng mundo tayo na talagang minsan, ilang araw lang in a year, yung araw. Kaya o konti ang nagsusurvive doon na tao. No. So we still need the sun's heat, no. Types of ecosystem, no. You have the natural like what you can see here, aquifers and springs. Ano, ito yung aquifers, ito yung mga fresh water, spring, bukal, ano. Streams and rivers, yan. Ponds and lakes, wetlands. Yung mga wetlands, ito yung after the rain, di agad matuyo-tuyo yung ano, yung lugar. Parang lagi siyang may natitira pang tubig. Diyan sa parte ng Candaba sa Pampanga, meron diyang tinatawag na wetlands ano. After the rain, kahit summer na may ano pa rin, meron pa rin portion doon ng may tubig at favorite siyang puntahan ng mga migratory birds. Kaya maraming tourism. Yung iba ang dala hindi baril kundi yung kanilang mahabang lente ng kanilang camera, mga bird watchers ano. Estuaries and bays, no, and oceans and gulfs, no. So these are the natural ecosystem, no. Kaya pag tiningnan natin, you have the aquatic and terrestrial, no. Aquatic are either freshwater or marine. Pag sinabing marine, dagat, alat, because of the salt o yung tinatawag nating kaniyang calcium, sodium. Sa terrestrial naman, you have the forest, the desert, the grassland, and the mountain. Ano? Yan. As I pinakita ko kanina. Sa aquatic, sabi rito, trivia, 71% of the Earth's surface is water. 71. Sabi ng iba, 75 pa nga. So more than 70%. There are three different varieties defined by the kind of water in which the systems organism interact. So it's either freshwater, transitional communities. These are places where freshwater and saltwater come together such as estuaries and some wetlands. Itong portion na ito ng katubigan, dito nag-meet o dito nagtatagpo yung freshwater sa galing sa river, no? Galing pa sa bukal actually yan. Then bago siya dumating doon sa bunganga ng dagat, sila nagpapanagpo. So pure or freshwater mag-meet sa salty water at yun ang tinatawag ng mga estuaries. Pero diyan nyo rin makikita na may pakinabang yan kasi diyan kalimitan ginogro o inaalagaan yung mga shrimp, no, mga crabs, no. So normally yung makikita nyo diyan sa mga lowland, diyan sa Naik, diyan maraming mga tansa, no. Diyan nagtatagpo ang fresh at saka salty water. Then you have the marine, no. The marine is the more than 70% of the earth is covered by marine, also called salt water. This includes shorelines, coral reefs, and open ocean. Sa terrestrial naman, you have the forest, desert, grassland, and mountains.
Then the second type ng art ng ecosystem ay yung artificial ecosystem. Ito na yung pinakaelman ng tao, including the agro ecosystem, yung mga farms, gardens, no, aquarium, zoo and crop field, no, sa village ecosystem and town ecosystem, yan yung mga kasama na ngayon sa you might be living in a village is also called an ecosystem, or even in a town like Indang is also an ecosystem, and these are considered artificial. So crop field, gardens, terrariums, greenhouse, aquarium, zoo, fish farm, dam, wetlands, and zoo are examples of 10 examples of artificial or man-made ecosystem. Now here you have what you called a global interdependency. Okay, what does it mean? All organisms and ecosystem on Earth are linked to one another. They are said to be interdependent, umaasa sa isa't isa. The principles of ecological interdependency are all species are dependent upon one another, either directly or indirectly, umaasa sa bawat isa. When one is removed, whether through extinction or human use, other species are affected, however, indirectly. Doon sa tiningnan natin kaninang mga graphs, ano, ng food web at saka ng food chain, kapag tinanggal mo yung isa roon, let's say, kukunti na ang frog dahil galit na ang mga tao sa frog, lalo na yung mga bullfrog kasi may lason din yun, pwede kasing anuhin yun, lasunin mo na rin siya or totally patayin, ano. Then magkakaroon ng problema kasi yung kinakain niya na grasshopper could eventually ay dadami at baka ma-overwhelm naman yung plants, no? So yan ay nauobserbahan natin na when one species removed, the other are directly affected. The impact of those species extinction can slowly cause the extinction of other species. Kaya nga ngayon ay dinideclare na bago maubos yung isang species, ito yung mga tinatawag nating rare, ano na siya, endangered, no? So bawal na siyang i-hunt, bawal nang i-collect. Tulad din ng mga halaman sa gubat, no? Yung nung sumikat ng gawa ng mga plantitas yung elephant ear, wala namang pumapansin diyan eh doon sa mga ilalim ng mangga, kung natatandaan nyo pagpupunta kayo ng swimming pool, ako, napakadami rin yung elephant ear. No? At walang pumapansin doon. Pagka inuutosan ko yung mga field worker doon na linisin yun, medyo umiiwas pa nga doon sa lugar na yun dahil napakakati ng sapon dakta. So sila, medyo maingat sa pagputol doon. Only to find out na bawat isa pala noon could cost thousands of pesos. So, pinagbawal na ngayon ang pagtatransport niyan dahil eventually baka maubos yan na naman kasi nga alam niyo naman, pag mataas ang presyo, ay maraming hunter, maraming mangunguha niyan, ibebenta. They will eventually rid of elephant ear doon sa forest. The rarer, the pricier. So, again, yung pera ang culprit, no, ng ugali ng tao, pati yung mga animals na tulad ng elepante, untik nang maubos kasi hindi naman nila papatayin yung elepante gawa ng karne eh, no, kahit malaki siya, kinukuha lang yung tusk o yung sungay niya na dalawa, yung puti sa may kanyang trunk, no, sa may ilong eh, kasi siya ay tawag dito ivory, no, kapag siya in naukit, no, sculpture, napakamahal. So yun yung nangyayari diyan, no. The impact of one species extinction can slowly cause extinction of other species, no? So there is an interdependency, like in this picture, these are sea urchins, no? Tapos yung halaman dagat,
Yan eh. Tuli yung anong yan. Kinakain ng mahilig dyan ng mga Koreans eh. Nung diyan sa halaman na yan, sa dagat, sa ilalim ng dagat. And then, otter, ito naman yung favorite kumain itong mga sea urchins. So, like here, tawag doon sa halaman na yun ay kelp, no? Na favorite ng mga sea urchins. Yung kelp, kinakain din ng crab. But sea urchins are favorite food ng mga sea otters. Otters, parang mga ano yan, parang mga sea lions, but they are sea lions. No? Also, kinakain din ng mga horn sharks and then northern elephant seals naman ang kumakain sa sharks. So, kapag ka itong mga kelp na ito ay naubos, magkakaroon ng problema itong other species. So, what happened here, sabi rito, an example of this principle is the relationship between sea otters, kelp and sea urchins. You know, each species depends on the others. Sea urchins eat kelp and sea otters eat sea urchins naman. You know, each of these species are harvested by humans, which can upset the balance among the three. I don't know, hindi pa ako nakakain ng sea urchins, pero kinakain talaga yan. Mahal. No? So mayroon talaga mga fishermen na nag-harvest yan. When the sea otters are killed or adapt by moving away, then sea urchins increase, potentially devouring entire stands of kelp. Yun. Kapag ka naman hindi mo na-harvest masyado ang sea urchins, at dumami ng dumami, uubusin naman yung kelp. If humans harvest too many sea urchins, they can cause a decline in sea otter population, sea otter population that rely on sea urchins or those urchins. In response, the sea urchins can be rebound in extreme numbers, denuding the kelp forest and discouraging sea otters from returning. So, yan nga. Kaya tayo ay parang minomoderate natin o nililimit natin ang paghuhuli o pagkain o pagpatay dito sa mga ganitong klase ng species because sa principle na the ultimate, yung pag nawala yung isa, maapektuhan yung isa. So, yan yung tinatawag nating global interdependency. At hindi naman yan naka-focus lang dyan sa kelp. At yan maobserbahan pa natin sa ibang mga organisms. Ano? Here comes the human impact, the culprit of them all. Ito na, pag-usapan na natin ng mga tao. Kung sino pa yung higher organism, siya pa yung mukhang lumalabas na causes of itong mga imbalances nito. So human, let us talk about the human impact. So, we all need to be environmentally conscious. Dapat tayo ay alam na ito ay na-realize natin. Kaya nga, ito ay isinama natin sa ating topic because being an agricultural student, hindi naman tayo produce lang ng produce ng pagkain o kaya mga ornamental plants, but we need to take the deeper understanding of the relationship and the impact of doing activities natin as human. No? So without human efforts to conserve natural resources as well as recycling and reusing those we have already harvested, some of those resources will be gone forever. Ayun, may forever. Kaya lang gone. Mawawala na forever na hindi na makakabalik itong mga species na ito. Kaya tawag yan, magiging Jurassic or sila ay magiging dinosaur na wala na ang species ng dinosaur. If we do not take care of our planet's delicate balance of ecosystem, then that will be the end of us and our world. So kung di natin aalagaan, kaya as young as you are, think forward. Kasi yan ay pwedeng maging cause na ng ultimately the human race will cease. No? If we continue to eliminate portion or parts of the ecosystem. At itinatawag na natin kinakailangan balansi ang ecosystem. Okay lang merong namatay na part na species, okay lang na may kinain siya, pero mapapansin nyo that the ecosystem
is still balanced kasi may meron pang pumapalit, no? Meron pang anak sila, meron pang fruits na magiging seeds na tutubo uli, no? Kahit mawala, meron papalit. But kapag ka nangyari yung portion where an extreme harvesting o kaya killing na lang natin itong mga natitirang species, then eventually yun na nakakatakot. So ecosystem require balance to thrive. When one element increases or decreases, the ecosystem must adapt to change. For example, if a meadow or forest ecosystem receives less moisture, sabihin ko konti ang ulan than normal, the fruit-bearing plants may not produce as much food for native animals. In turn, those animals will reproduce at a lower rate. Okay? So, we need to think of the ecosystem in its balanced state, no? Yan ang dapat nating pag-aralan. For a while, ha? Sandali lang. Ano yan? Bayaran mo muna. I-receive nila. Wala na. Sakto rin. Sorry. Merong delivery. Right, so balance, ecosystem balance. Ecosystems requires balance to thrive. When one element increases or decreases, the ecosystem must adapt to that change. So dito, kahit na siya ay nakaka-receive ng konting-konting ulan, ano? Pero nakakabawi rin 'yan kasi minsan naman pumapatak din ng ulan, nakaka-recover, no? Merong pamamaraan ito mga natural na ecosystem nito para siya ay bumangon or bumawi. May way, ano? May papansin niyo, merong mga forest na talagang nasusunog, thousands of hectares. Limit yung laman ng balita, eh, no? Recently. But in a matter of time, kahit na masunog yan, ano ulit, nakaka-recover sila. Meron uling way ang nature para makarecover. Humans have had a disproportionate impact on Earth's ecosystem. Ito naman, example dito, fertilizers used in farming, for example, often run off into streams and lakes, causing more algae than usual to grow, then increased algae kills of plants and animals in the lake, throwing the lake ecosystem out of balance. Minsan, at yan ay nare-report malimit yan sa Taal Lake na nagkakaroon ng fish kill. No? Noong kanilang nag-aaralan, ang sabi nila, increase in algae population, no? Yung lumot, no? Masama rin yun. Ang kaya pala siya nagkakaroon ng sobrang pagdami ng mga algae, gawa noong mga ginagamit na fertilizers ng mga tao na eventually ended up doon sa nitrogen yun. So parang binigyan mo ng fertilizer ito mga algae. Ayun, nagkakaroon ng imbalance naman ng ecosystem doon sa lake dahil hindi yung kanyang normal at ang nabibiktima yung mga alagang tilapia, bangus, doon. No? So, kaya yan, minomonitor. Kaya, again, pag tinignan natin trace back, ayun, siya ay cause ng human activities. Also rin, dyan sa Laguna Bay ay sinatawag yan, ang biggest septic tank ang Laguna Bay kasi, naku, lahat ba naman ng lahat ng mga waste doon pupunta sa Laguna Bay, no? Tapos siltation, kaya normally
eh, patay ang tubig dyan. Yan ang dumadaan sa, ano eh, sa Pasig River, papunta sa Manila Bay. At yung human activities dyan ang main culprit, no, ng tinatawag nating imbalance sa yan naman sa freshwater na yan. So human altering environment has introduced, or human behavior has introduced pollution into the Earth's ecosystem through the air, water, and soil. Also, our use of natural resources, especially fossil fuels, yung ginagamit nating krudo, gasolina, is altering the environment in serious and alarming ways. Kaya nga ngayon ay yung tinatawag na carbon footprints o paggamit nitong mga bagay na ito, mga fossil fuels, ay pinababawasan na, and nations ay meron tinatawag na agreement na bawasan. At nakakatawa rito, yung mga nation na mayayaman ay nag-agree. Sige, babawasan namin yung paggamit ng mga fossil fuels in forms of oils. Ano. Kaso, iniisip nila, paano yung aming mga industry, paano yung mga pabrika namin, paano namin alangan namang itigil namin ang paggamit yan, eh, dependent yung doon. Nakakatawa ganito, sabi nung nagawa sila ng agreement, sige, papayag kaming bawasan, pero hindi problema eh, economics eh. Ganito na lang, yung ibang bansa, bibigyan namin ng ano, ng parang sila ang sasalo. Yung quota namin ng pagbabawas, ipapasa namin sa ibang bansa at babayaran namin sila. So halimbawa, Amerika, merong kunyari ang quota nila, magbabawas sila ng kung ilang metric, 1 million metric tons ng oil, ipaparti-partihin yun, ibibigay sa Pilipinas, sa Thailand, sa maybe Thailand, Vietnam, yung mga mahihirap na bansa, o kayo ang magbawas sa inyong production ng sa inyong paggamit ng oil. Okay, parang quota. Pwede pala yung ganoon, no? Sila at babayaran namin kayo. So imo-monitor namin ganung karami niyo nababawas, papalitan namin ng pera para kami hindi kami magbabawas, kayo na ang magbawas. Yun. Okay. Totoo yan. Yung carbon footprint binebenta ng mga mayayamang bansa. Kapag na-monitor na nabawasan ng iyong use, babayaran kanila. Yun. Galing, ano? So, that ends our explanation of ecosystem and activities of human. So, I hope na this time, you are now well aware of what's happening, the impact of our actions, and as young as you are, ay planuhin nyo na, inyo nang bantayan ang ating environment at maging conscious tayo sa ating surroundings. Ano? Do not usually eliminate one species. Ano? Ako mayroong pinapanood, mahilig kasi ako sa mga documentaries doon sa hindi naman sa YouTube, nag-subscribe kasi ako. Mayroong mga groups of treasure hunters, ano, na dinodocument yung kanilang paghahanap. But one thing that I admire sa kanila, no, meron silang pinuntahang tinatawag na Snake Island, ano. Talaga maraming snake. So, sabi nila, one snake per square meter. Naghahanap sila ng, meron silang mapa na sinusundan. Punta sila roon, no. And they are well aware of the snakes. Those are poisonous, very poisonous snakes. But during the filming, rather than killing yung mga animals, kasi madali na lang pwedeng patayin yun. Kung meron lang silang barrel, they could easily eliminate that, or probably bago sila pumunta, lasunin na nila. But ang kanilang ginagawa is, kung makakita sila ng ahas at kaya nilang umiwas, iiwas sila. Kung andyan na, may kasama silang serpentologist, no, yung tao na sanay at humawak ng mga ahas. Ang gagawin nila, huhulihin nila at ilalayo lang nila, pero hindi aalisin sa island. Itataboy lang nila.
yun ang iniiwasan nila na magkaroon ng imbalance o yung patayin ng any species do sa lugar na yun, including mga pati yung mga ano, mga poisonous na scorpions, no? Ganun din, hindi nila pinapatay, basta ilalayo lang nila ng malayo sa kanila para hindi sila mahal. Yun yung isa sa mga nakikita ko na way para ma-protektahan natin ang mga environment. So, I want you to submit to me 10 examples. Ano, ito, i-post nyo na lang doon sa inyong, no, ito, ito ay magiging assignment. Ano-ano, bawat isa sa inyo ay mag-search, ano, mag-research. Ano-ano ang pwede nyong gawing 10 bagay in protecting our environment. And that would be the activity. No? You as you, kayo. No? Huwag nyong isipin ako, kayo ay presidente. Na pag ako ay presidente, ako ay magagawa ng batas na bawal ito. Hindi yun. Kayo as a student, kayo as at your age, kayo kung sino man kayo ngayon, ano ang inyong magagawa na possible para protektahan ang ating environment. So you need to submit that prior sa ating next meeting. So with that, kung if you still have some question, please post it on our group. And thank you very much again for listening. I hope I have again provided you with the very important and necessary information. So see you again and thank you very much. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir.